talagang sikat. Yung mga ibang kaano niya. May kalaban siyang sikat. May kalaban siyang sikat, si Billy Graham. Yes. Si Billy Graham. Yan ang talagang sikat. Sikat nga si Billy Graham, pero hindi among Pentecostal circle. Bumili ko yung Pentecostal dictionary. Yeah. Diba? Wala si Billy Graham. Kasi ang kinikilala ng Pentecostal Charismatic Dictionary is yung may gift, yung may power. Yung may supernatural power. Pag sinabi mong sikat, hindi sabihin mo alone. Pag sinabi mong, okay, Billy Graham, marami mo nakakilala. Pero pag sinabi mo si William Branham, medyo nag-iisip pa kung sino yun. Ah, ganito lang. Ngayon yan, ngayon. Ito yung nangyari. Nang mamatay si Billy Graham, hindi pa siya patay. Hindi pa siya patay. Lumipat na yung kasikatan kay Oral Roberts. Lumipat na kay T.L. Osborne. Nang Gordon Lund, sir. Hindi. Dati na si Gordon. Pinag-usapan ko big time. Ang big time noon, si Oral Roberts, T.L. Osborne, meron pa isa eh. Ngayon, kasunod pa noon, meron pa. Si Morris Cirullo, si Benny Hinn. Marakihan yan, okay? So, naging sikat sila, buhay pa si Barbanar. Pero natuto sila kay Barbanar. Ngayon, ano bang influensya ng ibang denomination na itakwil nila si Branham dahil iba na yung teaching ni Branham? Hindi nila matakwil. Ayun nga banggitin ang name ni William Branham. So, Assemblies of God, Oneness Pentecostal Church, lahat kilala siya. Yung old-timers, yung mga forefathers. Pero may recognition sa kanya. Noon. How about the younger generation? Hindi na siya kilala. Yan ay sinasabi ni Barbara William. Hindi na kilala ng mga younger generation ang ministry ni Branham noon dahil tinago sa kanila. Diyan na papasok ng Revelation 10:11. You must prophesy again to many nations ng 16. Kahit tayo na yung gagamitin para ipakita yung balance sa ministry niya noon. At ano yung relationship ngayon? At bakit nagkaroon ng gano'n? So, tinatago nila nung dahil ayaw nila malaman nung tao yung fruit. Hindi na masyadong sikat ngayon. Kasi, na-surpass, kung sa gifts and healing, na-surpass na ng iba. Sa kasikatan. Pero pagdating sa word, basahin mo yung message niya, basahin mo yung message ng mga evangelist. Wala silang tinuro kundi encouragement lang eh. Ah, dadaling ka, makakalaya ka sa drugs, mag-ayos kayo ng pamilya niyo, o yung cancer mo, mawawala, ganyan. Yung mga turo nila, hindi yan ng real food. Pero malakas umakit ng tao. It's deceiving. Pero tama lang, nag-die down ang ministry niya. In a sense, ang nakikinig na lang sa kanya, some few churches na lang, big churches. Pero, from there, nag-spread naman ang message. Umalat na internationally yun. Ngayon, kinikilala na ulit. Pero patawagin lang kulto. Kulto yan. Kasi, pero ang giving marami. It's not hindi talagang marami na tumawag. Even this time, marami din na tutol. Yeah. Ang gonna show you paano siya sisikat ngayon. Ha? May website, William Branham, quote. Inuunahan na ng protestante, ikalat yung name niya na quote para hindi na basahin yung materials niya. Diba? Maliban berya ka, hindi mo, iiwas ka, takot ka. Spirit of fear. If the spirit of the Holy Ghost, spirit of God, you will have no fear. The spirit of God cast out all fear. You don't have the spirit of bondage. Hindi ka bondage ng denomination. You're free to check spirit it out. Spirit of liberty. I may truth dito. Importante pong truth na to. Yeah. Sige. Yung ano, yung tungkol doon sa binanggit mo kanina, si Jesus Christ pag nagpapagaling, may term siya na huwag mo na ipagsabi. Pero meron namang term, lalo na siya na sinagoga ng araw ng Sabat. At may nabasa ko sa Bible, sabi niya, tingnan nyo ngayon kung pinagaling niya yung babaeng ununat yung kamay. Ano yung mga ganong nagkakataon? Merong sinasabi sikreto, pero misa naman parang binubunyag niya. Lantaran. Leading ng Diyos yan. Sa kanya. Leading ng Diyos yan. Ito, pwede mo i-declare. Ito, wag. Then yung pinapakita niya sa time na magkaganon. Parang ano, ang Diyos ang mag-glorify. May sinabi siya diyan, this day, bakit bulat siya? Another example daw. Dahil ba nagkasala magulang niya? Hindi. Sagot niya, kasi para mag-glorify ang Diyos ngayon. Kinalaga ng Diyos yan para magpagaling sa harapan nila, makita nila yung power ng Diyos. So,
everything has a purpose. May purpose ng pagsisikreto. May purpose naman yung malandaran. Tayo, hindi natin sinasadya mag-display. Pero kung nalaman, hindi rin natin itatanggi. Meron tayo kasi mas mahalagang sasabihin. Mas mahalaga pa sa healing ng katawan. Okay. Kasi lumalabas parang sa interpretation ng mga sadusis, parusis. Eh, parang nag-ano lang siya. Nag-ayabang nagkasi. We have the power to healing eh. Parang gano'n lang lalabas. Tapos lang lalo niya sinabing, hanggang ngayon ang aking ama ay gumagawa. Kaya pinagsikapan nga siyang patayin, di ba? Then, siya yung topic eh. Eh, pwede na pumasok siya kapit. Eh, sandali, na 10 minutes mo siya? Wala na, low. Hindi, kanina. Oo, 10 minutes. Take the 10. So, yung tuloy pa, may question? Wala yung sa... Yung sa wedding, gumawa siya ng wine, pero sinabi niya, huwag sabihin. That's the same, huwag sabihin na ginawa niya wine yun ano. What could possibly be done? Sabi niya kasi kay Maria, woman, my time is not yet come. Alam niya mag-ministry siya, pero hindi pa oras mag-ministry. Pero nag-indwell na yung Holy Spirit sa kanya sa baptism eh. So nandiyan na yung power. Before indwelling, wala siyang power. Pero nag-indwell, may power siya. Sinabi niya, hinihintay pa niya yung leading na Diyos, kailan siya mag-start. Hindi pa start yun. Mag-start pala. So, parang nauna lang yung wedding bago siya mag-start. Gusto na ni Maria, hindi, gawin mo. gawin mo ni Milag. Nakapura ni Maria eh. Medyo maka-carnal si Maria. Gusto lang yung wedding eh. Pero bakit siya pinagbigyan ni Christ? May pinapakita si Christ. Yung six parts. Walang seven. Asan ang seven? May kinalaman sa seven seal, seven trumpet. Yung water, anong tipo? Yung wine, anong tipo? Para yung Holy Spirit yan. Ang water, tumitig out sa uhaw. Pero wine, hindi ka na nauhaw pag ininom mo yan. Two stages of the Holy Spirit. First is yung cleansing from sin. Water. Tig house ang iyong uhaw. Pero wine is the enjoyment. It is no longer just cleansing from sin. Antiseptic ang wine, at the same time, nagpapainit, it stimulates you. It brings you back alive to God. It resurrects you. Nagpapainit, di ba? Mainit ang wine? Nakainit na kayong wine? Mainit, di ba? Stimulation. Stimulant tao niya. And gusto that's another role of the Holy Spirit. It gives revelation. Can anyone define what is the meaning of revelation? Para okay, ma-recall namin ang init. Tingin isa tayo sa revelation. Meaning ng revelation. Then, sige, yan lang. Ito yung message from God. Okay, Brother Ted. Futuristic siya. Futuristic, Brother Chris. Impact. Magbibigay ng impact in your life. Malapit-lapit. Hindi mo pinatapos sa akin eh. Hindi mo na malaman yung truth. Pero sige, siya na. Sige, impact na. Sige. Wala ka naman kasunda, ayaw mo tuloy. Hindi, nawala na eh. Bigla na nalimutan eh. Para malaman mo yung katotohanan. Okay. Talog na kay Marvin. What's the meaning of revelation? Siyempre may meaning yan. How do you explain ng revelation? Kung tinanong ka ng isang bagong convert, Pastor, ano po meaning ng revelation? Bakit kailangan natin ng revelation? Case comment. Meaning lang, meaning. Yung revelation, yung kahit sa Diyos yung ano yung revelation niya. To impact your life, to change your lives. Sa tawag mo si Bertus. It affects our soul and spirit. Wow. Sige. Yung isa pa yung revealed truth. Is still mayroong sense dun sa spirit, soul and spirit. Information. Okay. It's revelations about the mystery. It's revelations about the mystery. Okay. Peripheral yung mga words nyo. Mystery. Special. Ito.
Did you know you can use the word revelation kahit hindi tungkol sa Bible? You can use the word revelation kahit sa pelikula. Nung binuksan niya yung drawer, nakita niya yung kutsilyo ng kanyang kapatid. It was that revelation was too much to bear. Ano ibig sabihin ng packet ko kung sinabing ganyan? Ang meaning ng revelation, sabi nga ni Barclays, it is any information or knowledge that impacts your life. Hindi ka lang, ah, may kutsilyo, oh, okay. Okay, nasusunod ang bahay mo, ah, okay. Hindi ganun. Nasusunod ang bahay mo, ha, ganun, uwi na tayo. So, revelation is, may nalaman ka na hindi baliwala ang information, hindi head knowledge. Gusto mo patunayan. Yung buhay mo apektado. Kaya nga sabi ko, nag-aapoy eh. Apektado ang buhay mo. Pag apektado ang buhay mo, yan ang meaning ng revelation. So, let's go to the Bible. Kailangan apektado ang buhay niyo sa naririnig niyo message. May message sa Word of God na nakaka-apekto talaga sa buhay ng tao. At merong hindi. Ah, okay. Attend at sa service, kinig ko eh. Okay. Baliwala lang. Lukwarm lang. Pero revelation gives an impact. Wow, I need this. I want to know this. This is much more precious than gold. This is much more important in all my things that I have in my life. I'll sell everything I have just to get this pearl or this treasure. This treasure na hindi galing sa earth, just comes from heaven. So, yun. So, yan ang kailangan natin. Bago pa tinanong yung word revelation, ano yung sinasabi natin kanina? Wine. Wine. Painumin mo kami ng wine. Yung tubig. Yan yung baguhan ka. Simple lang isip mo, baby ka ba? When you drink wine, adult ka na. Kaya mo ng wine. Hindi lang patubig-tubig lang. Alak na. Ibig sabihin, mature ka. You enjoy the deep things of the Word of God. Yan yung nasa First Peter. So may, kaya ginawa ni Christ yung miracle sa Cana. Kasi magbibigay ng type. May 6 parts yan eh. May type din yan. Bakit 7 nawawala? So next time yan. Tuloy. Alright. Shortcutin ko. Malipad hingin yung verse. Okay. Ay! Magkaroon na lang tayo ng activity. Hanapin nyo nga Revelation chapter 6. Hanapin yung 7th seal. Saan yung Revelation chapter 6? Bilangin nyo ilang seals yan. Nawawala rin yung pampito. Nasa malayo. Ayan nga, nasaan? Revelation 6. Tignan nyo, ilang seals. Pwede nyo markahan, checkan, highlightan. How many seals are there? Could you give the verse ng seals para markahan? Anong verse ng first seal? 1, 2. Second seal? Si ano? 3, anong? Verse 12. I watched as he opened the sixth seal. There was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth made of gold hair. The whole moon turned blood red. The stars in the sky got gray. Verse 7. Can you find the 7? Like the next chapter, can you see the 7? Malayo, no? Oh. Eh, yan yung 6 water pots asa ng 7. Nasa ibang chapter yung verse opening of the 7th seal. Ito ba? Trumpets. Kaso, hindi pala yun. Okay, trumpets. Tuloy. Ang trumpets, markahan natin sa Bible ang trumpets. So, didiktan ni Berlin ito pakimarka. Let's open to Revelation chapter 8. When you open the 7th seal, yan ang chapter 8 verse 1. When he opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Malayo na, chapter 8, mula sa chapter 6,
Ngayon, dito sa chapter 8, meron ditong trumpets, 7 trumpets naman. Mabasa mo na yung 7 trumpets sa verse 2, verse 3. Mabasa mo na yung 7 trumpets yan. And I saw the seven angels stand before God, and to them were given